Grabe nga itong si Austin Reeves, talagang tinalo pa sina Steph, Lillard at SGA. Pero bago natin ipaliwanag yan mga idol, ito muna nga ang si Mikal Bridges na naglabas nga ng kanyang sama ng loob dito nga sa team ng Sixers. Well, after 5 years finally ay nakapagsalita na nga itong si Mikal Bridges mga idol matapos nga siyang i-trade netong Sixers nung draft night. Nung taong 2018 kasi ay dinraft nga itong si Mikal Bridges ng Sixers bilang 10th overall pick. At mga idol, hometown kid itong ang si Mikal Bridges dito sa Sixers. Kaya naman gustong gusto niyang dinraft siya ng kanyang ang hometown team. And mga idol, yung dreams na yan ni Mikal Bridges ay agaran din nawasak, nabasag. Dahil 6 picks later, tinrade nga siya papuntang Phoenix Suns kapalit nga ni Zaire Smith at pati na rin isang first round pick. And I think this is one of the worst trades in NBA history mga idol. Dahil lang naging kapalit ni Mikal Bridges sa Sixers na si Zaire Smith ay sa buong karir niya sa NBA ever since noong 2018 ay 13 games lamang ang nilaro at nawala na nga sa NBA. Dalawang season lang ang tinagal at out of the rotation at hindi na nga siya ngayon kasali sa kahit sinong NBA roster. Kahit anong team yan mga idol, samantalang itong si Mikal Bridges, one of the upcoming na stars here in the NBA. So talaga namang grabing sayang ang ginawa na itong ang Philadelphia 76ers ng pag-trade nga kay Mikal Bridges. Sayang mga idol, imagine Mikal Bridges sa team ngayon ng Sixers. Abay, siguradong katatakutan nga ito sa NBA. At ngayon ngay pag-usapan na nga natin itong si Austin Reeves mga idol at ang pagtalo niya nga dito kala Stephen Curry, Damian Lillard, SGA, pati na nga rin Tyrese Haliburton. Well, yung apat na player na aking nabanggit mga idol ay mga stars, mga superstars dito sa NBA. Pero hindi nga sila umubra dito kay Austin Reeves dahil siya nga ang nanguna sa highest true shooting percentage by a guard this season. Well, kung wala kayong idea kung ano ang true shooting percentage mga idol, basically ang ibig sabihin lang nito ay kung gaano nga ka-efficient ang isang player pagdating nga sa kanyang field goal percentage, 3-point percentage, pati na rin sa free throw percentage. The higher, the better. Ibig sabihin, kapag ikaw ang number 1, ikaw ang pinaka-efficient sa NBA sa pag-score sa 2, sa 3, at sa mga free throws. At pinangunahan nga yan ni Austin Reeves this season, tinalo pa sina Curry, Lillard, SGA, at pati na rin si Tyrese Haliburton. At alam nyo ba mga idol, hindi lamang yan ang pinangunahan nito ni Austin Reeves this year. Dahil siya nga rin ang nanguna mga idol sa layup percentage, hindi lamang sa mga gwardya, kung hindi sa buong NBA. Nanguna nga siya with 72.9 na percentage mga idol at ibig sabihin lang yan parang automatic na itong si Austin Reeves kapag dumrive nga siya at nag-attempt ng layup. Parang asahan mo na talagang masushoot niya ito. So talaga namang grabe, itong ang second year player pa lamang ng Lakers. Kaya naman todo puri ang kanyang mga teammates, lalo na itong si LeBron at pati na rin si Anthony Davis. At hindi na nga lamang natin naasahan ng mga salita nito ni LeBron at ni AD. Dahil itong mga statistics na ito ay nagbabackup nga dito sa claim ng kanyang mga teammates na talaga namang malupet na player itong si Austin Reeves at ang kanilang number 1 na sinasabi yung maturity niya nga sa court na parang 10-year NBA veteran na nga daw kung maglaro. Itong batang player na ito na si Austin Reeves. At ang swerte pa ng Los Angeles Lakers dito mga idol dahil openly in-express na ito ni Reeves na gusto niya ngang mag-sign muli dito sa team ng LA Lakers.